Now, what about the rumour? You've brought it to the table. Scotty Hopson, is he coming back? And if so, who's he coming back for? Yeah, well, he's playing in the G-League with the Oklahoma City Thunder's G-League team. And Melbourne United, is my understanding, they've been linked to, they've got an import spot. If they can bring in Scotty Hopson, that'd be great. You've got some other NBL team saying, Shane, well, geez, how does Scotty Hopson fit in with that team that they've already got? But as we know, Melbourne United, they find a way. The Adelaide 36ers have also, they're in the mix for an import. They'll announce one in the next couple of days. I think there's been some interest in Scotty Hopson, whether Scotty would go to Adelaide. I'm understanding it's DJ's keen for him to go to Adelaide. And the other player, Shane, is Jerome Randle. He's in Ukraine. Who'd want to be there at the moment? And my understanding is he wants to come back to the NBL. And there's some, yeah. And there's some link. Malaki ang impact na dala ni Kay Sotto tuwing siya ay nasa loob ng court. Sana ipakita ang depensa ni Kay Sotto last game kontra Kearns Taipans ay patunay na patuloy ang pag-improve ng Pinoy cager. Mismong ang Kearns Taipans head coach Adam Ferdy ay humanga kay Kay Sotto, nag-iba daw ang momentum ng game with the inside presence of Kay Sotto. Balak kumuha ngayon ng 36ers ng pangatlong import. At sa oras kung may napili na sila, ano kaya ang magiging epekto ng team sa pagpasok ng third import? At isa rin sa mga katanungan ng maraming fans ni Sotto ay kung magiging advantage nga kaya ito kay Sotto o magiging disadvantage ito kay Sotto. Kakailanganin kasi ng team na mag-adjust, lalong-lano na si Sotto kapag nasa kanilang team na ang bagong import. Sa ngayon kasi, dalawa ang pinagpipilian ng 36ers, parehong former NBL stars dahil sila po ay dating players ng NBL. Ang isa ay kasalukuyang nasa Ukraine League, habang ang isa naman ay nasa NBA G League. Sa post ni Matlog, ay may tinutukoy itong players na kasalukuyang nasa NBA G League. Ang player ay si Scotty Hopson. Ayon pa kay Matt, gustuhin man ng 36ers na makuha si Hopson, ay kakailanganin itong gumastos ng medyo malaking halaga na dolyar. Kakailanganin kasi ng 36ers na i-buy out ang Oklahoma City Thunder contract ni Hopson bago nila ito makuha. 6'7" shooting guard, more than 10 years na po siya sa kanyang playing career since 2011. Si Hopson ay dating player ng Melbourne United taong 2020 to 21 at sila ay nag-champion. Noong isang araw ay maugong rin ang mga balibalita na baka daw magbabalik rin daw si Jerome Randle sa 36ers. Pero wala pang opisyal na anunsyo ang 36ers. Sa ngayon kasi, kasalukuyang naglalaro sa Ukraine League si Randle. 5'9 lang po ito, maliit pero mabilis ang mga kilos. Dati po siyang player ng 36ers from 2015 to 2017 at 2019 to 2020 at naging MVP pa ng NBL taong 2017. Gusto ni Randle na magbalik sa NBL ng isang taon sa Adelaide. At kung magre-retiro man daw siya, ay gusto niya sa Adelaide na siya magre-retiro. Kung sino man sa kanila ang makukuha ng 36ers bilang third import, kailangan lang ni Sotto na ipagpatuloy ang magandang game niya. Nang sa ganon ay magagampana ni Sotto ang binigay na role ni Coach CJ Broton. Aabangan natin ang pangatlong import ng 36ers. Sotto!